Nandito tayo sa close-up ng SMOK RPM or the real pod mod RPM40 Kit. So, ayan, fast charging na raw siya in 1500 mAh. And this one is up to 40 watts. Ito ang kanyang packaging. Ayan ang kasama sa package. Ubuksan na natin siya. Ayan. Plain box. Plain white box. Ang hindi mawawala na user manual. And then, syempre, ang sorry, baliktad. Ang warranty card. Ayan sila. And ito na tayo. Ito yung Nord na pod section. Meaning, may papasok mo rito yung mga Nord na OCC or cartridge. May natin yung titingnan. RPM pod section. So, ito yung RPM na OCC. Mas malaki siya, mas mataba. Ayan. And then, ang USB cable. Hindi pa siya USB-C. Then, syempre, ang mod. So, yun lang ang laman ng box. Wala nang iba. Ito yung up and down switch. Carbon. RPM 40. Then, designed by SMOK. Ito yung sinasabi nilang bagong chip. IQR chip. So, mas mabilis na raw ang charging time. Ito, tingnan natin loob. Ayan. Positive, negative connection. Ito yung air hole niya. Ayan siya. So, sit tayo sa cartridge. So, ito yung sa RPM. Ito yung pinakabago nilang OCC. Ito yung mouthpiece. Ayan siya kalaki. Tanggalin natin yung OCC. So, para makita nyo yung luwag. Ayan. Ayan ang luwag ng kanyang OCC. RPM. Yan. Basta pag red, RPM siya. Yung clear. Na pad. Refill. Ayan. So, dyan nyo siya i-refill. Then yung cartridge. Tingnan nyo kung gano'n siya kalaki. Ayan yung mesh. So, parang pang sub-ohm. So, dito feeling ko, hindi ko lang pala feeling sure naman ako na pwede na yung 80-20 ratio ng PGVG. Pero ang ginamit ko lang dito ay 70-30. Ayan. So, tingnan mo mas malaki talaga siya sa OCC ng Nord. And ito na yung sa pang Nord. So, same lang yung mouthpiece, air hole, and pinakalagay na yan, Nord. Ayan, yung included sa box ay rounded wire. Mas maliit yung hole niya sa loob. Ano ba ito? 0.6 ohm. And yung sa RPM, ito ay wala nakalagay ko ilang ohms. Ayun. 0.4.
best for 25 watts. So ayan yung difference nilang dalawa. So ito talaga mas malaki yung sa RPM. This is for sub-ohm or direct lung vaping experience. Then ito na yung ating mod. 1, 2, 3, 4, 5. 5 clicks on, 5 clicks off. The real pod mod. Ayan. To lock and unlock, 3 clicks. To lock, 3 clicks, unlock. And para sa wattage, ayan. Down and up. And to change the color ng screen, hindi lahat pero mayroon lang ilang part of the screen na pwedeng ma-change. And that is fire key and then yung up button. So this one sabay blue, purple, green, white, red, orange. Ayan. And kung gusto nyong i, ayan, 48 puffs. That was today. So, kanina, ginamit ko itong SMOK RPM. So, para maklear ang puff count, fire key and then down. So, sabay sila. Puff clear. So, back to zero. So, ito nga siya yung sinasabi nilang bagong chip na mas mabilis na raw ang charging time. So, try na natin. Para muna sa inyo. Pero ang gagamitin ko ngayon, ito yung position niyan. Para sa airflow. Ayan. Tahan nyo may space. Para makadaan ang air from here to here. Pataas dito. So, ayan lang siya. Pero ang gagamitin natin ay yung itong RPM section. So, ito yung gagamitin natin ngayon sa review na to. And, dun na lang natin gamitin or lagyan ng juice pagdating sa main screen. Alright. Alright, welcome back, guys. So, andito na ulit tayo para i-review or kunin yung feedback ko sa performance ng SMOK RPM. RPM 40 Kit. Yun ang tamang tawag sa kanya. So, ito siya. Ayan. Kung nakikita nyo. Ang gagamitin natin ngayon ay yung RPM pod section niya. Ayan. Ayaw mag-focus. So, ngayon, nalagyan natin siya ng juice. Kaya na pinakita ko sa inyo kanina kung saan nilalagay ito. Yung silicone gasket niya. Ayan, bubuksan siya. Ito ang gamit ko ng juice ngayon. Cheese. Alam ng mga kababayan ko yung Pinoy. iCloud. Ito ay 12 mg. Ang ratio niya ay 70-30 PG-PG. So, sa RPM, kaya naman siya na dahil nakikita niyo yung cotton niya sa OCC. So, malaki yung naka-expose na cotton. So, kaya niyang i-absorb.
Sana nagpo-focus, no? Hindi na natin siya pupunuin. Ayan lang. And then ito, kaklose na natin to. So, bibilisan lang natin ng video na to. Mabilis actually yung pag-saturate niya ng cotton. So, habang naantay natin siya, fully saturate. Nag-fully saturated ng cotton. Ang feedback ko dito, masasabi ko lang, con for me, major con sa akin ay yung mouthpiece. Dahil para sa akin, parang ang laki. Actually, yung smoke, pwede naman lang gawing rounded to or yung smaller na mouthpiece, diba? Yung slim. Ewan ko ba, kailangan lang gawin ng ganito kalaki talaga yung mouthpiece. Second con ko ay yung air hole. Wala siyang control, not adjustable. So, nakafix ka lang sa isang air hole na maluwag. Katulad nito, na naluwagan ako. It's too loose for me. Not sure if you guys can hear it, pero ganun alaki yung air hole niya. Tignan ko yung sa Breeze 2, mas maluwag siya sa Breeze 2. Kailin. Siyempre, imposible naman dito sa sobrang luwag niya. Para ka naka drop RDA. Para ka naka rebuildable atomizers. Ganun actually experience. Pero nakukulangan ako sa power para sa kanyang air hole. Okay, so feeling ko pwede na to, naka-elements na tayo. Sorry, sinisipon ako since yesterday. Medyo masama ang pakiramdam natin, pero gusto ko lang na ma-review to at mapakita sa inyo. At masabi ko sa inyo kung ano yung feedback ko sa performance na to. Pero ang sorry to, maliit. Mataas yung capacity ng battery, which is 1500 mAh and hanggang 40 watts. Sorry. Ayan, hanggang 40 watts. And variable siya, so adjustable. Yun ang mga gusto rito, mayroong puff count. So i-monitor yung daily use mo ng vape mo. Makikita mo rito, makagawa mo rito sa mod na to, dito sa pod na to. And mabilis yung firing, yung ramp up. Parang ayan, marinig nyo, play sa speaker. I mean, sa mic. So, nagpo-fire agad siya ng mataas. Ginagamit ko siya sa 33 watts. Ayan, so if you are looking for MPN, so ito yung mga cons ko. Maluwag masyado yung air hole for me. This is not for MTL users. So if you guys are looking for MTL pod, hindi ito para sa inyo. Dahil sobrang duwag niya. Ano pa ba? Fingerprint magnet. And yung machine niya maganda, pero yung cutouts, yung cuts ng stickers, or actually mukhang totoong carbon. So hindi maganda yung pagkakakat. Ang daming mga anik-anik or mga kung ano-ano puti-puti sa gilid ng carbon. I'm not sure if it's the glue or yung way nila kinat yung carbon. So subukan natin.
nahihinaan ako dito sa pa yung sa phone ko. Nahihinaan ako sa power para sa airhole niya. Yun, ang vapor production itong pad na to. Pros, kaya na sinabi ko, maliit lang para sa 1500 mAh. Variable wattage and up to 40 watts. Tapos, one increment. Ma-flavor. Yun, isa pa yun. Yun ang pinaka maganda rito sa pad na to dahil malasa naman talaga dito sa RPM. Kahit naman yun sa Nord, for me, malasa pa rin. Although hindi siya katulad ng level ng lasa nito ng itong RPM cartridge. Pero hindi sila magkalayo ng level ng flavor ng Nord and ng Nord OCC tsaka nitong RPM OCC. And ang maganda pa dito, may parating nga na RPA, so maging rebuildable siya, OCC na rebuildable, parang sa pasito. Hindi ko lang sure kung madali rin siyang i-rebuild, kagaya ng Jester Pod. Okay, pwede siya umihit. Yun. Sa picture ko lang sa website nila, makikita nyo yung RBA section niya na coming soon. Hindi ko lang nabasa, kung hindi ko na-check kung anong date darating na friend lang. Rebuildable OCC para dito sa RPM40. So, since maaga pa, for sure, merong mga darating na updates or accessories para dito sa RPM. Siguro matutuwa ako kung ang air hole nito ay ano, adjustable. Fortunately, hindi siya adjustable air hole, so naka-fix ka lang talaga sa maluwag. Yun ang pinakamalaking reklamo ko, yung air hole nito sobrang luwag. Hindi mo makuha yung pod experience. Kung yung kahit sana yung nasa border lang ng mouth to lung and ng direct to lung. Because this is not really for MPL users, for this is only for direct to lung users. Kahit sana yun sa mid din or adjustable siya para pwede natin may option ang mga MPL users gamitin to. Pero since wala, kahit ako hindi ko siya nagustuhan kasi ang hanap ko sa isang pad yung saktong air hole. So gaya na lang ito, itong kailin. Pero ang lakas din ito, sakto yung air hole niya, hindi siya loose katulad ito. ratio ng PGPG ito, 50-50. Pero tingnan mo kung umusok. Pero air hole niya hindi, hindi sobrang loose. So meron pa rin siyang restriction. Restricted direct to lung. Ito hindi siya restricted. So it's really for direct to lung. Pero flavor, sobrang last ng level ng flavor nito. So yun lang. So since marami dito sa Pilipinas, dito sa Philippines, maraming mga direct lung vapors, magugustuhan ito. Pero for those vapors na like, katulad ko na nagsimula since 2012, hindi na kami yung mga tipo ng vapor na cloud chase na gusto yung usok yung nakikita namin. Hindi, ang habol na namin yung flavor and yung decenting usok lang. Yung saktong air hole. Pero ako hindi rin ako yung sobrang
mamaut ko lang. Gaya nitong Jester Pod. Ito talagang mamaut ko lang pod siya. So ito, sa lahat ng pod system, ito ang nakita ko. Pinakamadaling i-rebuild. Sana nakufocus yung camera. Pero mukhang ayaw niya mag-focus. Kaya na natin siya. Vapor production itong Jester. Balik tayo dito sa RPM40. Yun lang. Ang best dito or ang pros dito, ulitin ko, 1500 mAh, compact size, 40 watts, and it's variable, and it's flavorful. And again, my cons, the mouthpiece, no air hole control, nakukulangan ako sa power. Feeling ko yung power, it's not enough for the air hole of this pot. So yun lang guys, yun lang masasabi ko. And again, salamat sa panonood. Subscribe kayo, like, and share this video. Alright, salamat mga kalahe. Isa pa. Spanghit. Then out na tayo.